Hi! Magandang araw muli mga kapatid at welcome sa ating Bible study, online Bible study. Salamat sa Diyos sa pagkakataong ito na tayo makapag-aral ng kanyang salita. At ang ating title na pag-aaralan ay Suffering as a Christian or mga bagay na pagtitiis, kapighatian bilang tayo ay mga Kristiyano o tagasunod ng ating Panginoong Kristo. Ang sabi sa unang Pedro, sabi dito, mga minamahal, huwag kayong magtaka sa mabibigat na pagsubok na inyong daranasin or dinaranas, na para bang ito'y di pangkaraniwan. Sa halip magalak kayo sa inyong pakikibahagi sa paghihirap ni Kristo upang maging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag ang kanyang kaluwalhatian. Amen. So tunay nga na sa kabila ng ating mga mabibigat na pagsubok na daranasin sa pagsunod natin sa ating Panginoong Kristo, merong itong kagalakan, no? Dahil tayo ay tunay na nakikibahagi sa paghihirap ng ating Panginoong Kristo. At ito ay magiging lubos, no, yung ating kagalakan, sabi, kapag nahayag na ang kanyang kaluwalhatian. So, yung ating mga pagtitiis ay hindi mawawalang kabuluhan yun. Lahat yun ay merong purpose ng Panginoon at ito ay malulubos yung ating kagalakan kapag nahayag na or bumalik na ang ating Panginoong Kristo. Amen. Kaya naman na sa lahat sa inyo mga kapatid, kung tayo ay may diraranas or pagtitiis, kapighatian, no, mag-focus lang tayo sa ating Panginoon at tunay na mapapagtagumpayan natin ang anumang mabibigat na pagsubok na ito. At sabi pa sa next verse dito ni Apostle Pedro, pinagpala kayo kung kayo'y kinukutya dahil kay Kristo, sapagkat sumasa inyo ang espiritu ng kaluwalhatian, ang espiritu ng Diyos. Huwag nawang mangyaring magdusa ang sinuman sa inyo dahil siya'y mamamatay tao, magnanakaw, salarin o pakialamero. At sa ano pang sabi? Ngunit kung kayo'y magdusa dahil sa pagiging Kristiyano, huwag ninyong ikahiya ito. Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos sapagkat taglay ninyo ang pangalan ni Kristo. So, ibig sabihin mga kapatid na bilang tayo mga Kristiyano, mabuhay tayo sa katwiran, no? Yung pagdurusa natin sa kabila ng ating pagsunod sa Panginoong Kristo, ay okay lang yun. Or ibig sabihin, yun ay niloob ng Panginoon upang tayo ay tunay na magkaroon ng higit na pananampalataya sa Kanya. Amen. So, laging may purpose yung mga mabigat na pagsubok at hindi naman ibibigay ng Diyos sa atin yung mga ganong klaseng pagsubok na alam niya na hindi natin kaya, no? So, kasama natin ang Panginoon at sabi, kung tayo magdusa sa pagiging Kristiyano, no? At sabi doon, huwag ninyong ikahiya ito. Huwag tayong mahiya, no? Sa mga problema natin, no? Yung katotohanan na nangyayari sa buhay natin, mga kapighatian, huwag natin ikahiya yun, no? Kung talaga namang niloob yun ng Panginoon, may purpose yun, no? Na tayo ay gagamitin mightily ng Panginoon sa mga tao rin na naghihirap or ibig sabihin, dumaranas ng mga mabibigat na pagsubok, no? Sabi dito, dumarating ang panahon ng paghuhukom. Or sabi, dumating na ang panahon ng paghuhukom. At ito'y magsisimula sa sambahayan ng Diyos. At kung sa atin magsisimula, ano kaya ang magiging wakas ng mga hindi sumusunod sa magandang balita ng Diyos? Amen? So, ang sabi dito, yung merong paghuhukom eh, no? Kaya nga, hanggang tayo ay nandito sa mundo, merong mga kapighatian, at dapat nating tiisin ito, no? At mangyayari lang yun na yung tayo ay talagang makakapagtiis or masusurvive natin yung mga mabibigat na pagsubok dito sa mundo. Kung talagang yung ating pagkakilala sa Diyos, yung ating relasyon sa Diyos, yung ating pananampalataya sa Diyos ay talagang ibig sabihin is matibay. Amen. At isa sa mga nagpapatibay sa ating relasyon sa Panginoon is yung mga pagsubok, no? Or yung mga testing or test of faith ng ating nararanasan. Amen. So pagdating ng paghuhukom, no, sabi sa atin magsisimula sa sambahayan ng Diyos. Sabi dito, ano kaya ang magiging wakas ng mga hindi sumusunod sa magandang balita ng Diyos? Amen. Ayon sa Biblia ay talagang katakot-takot, no, yung daranasin ng isang tao na hindi sumusunod sa Diyos o walang hindi kumilala sa Diyos. Amen. Kaya naman na yung pagtitiis kapatid, ating talagang tanggapin ito at tayo nga ay magalak, sabi pa nga, no, rejoice kung tayo ay dumanas ng mga gantong kabigatan. Dahil alam natin na ito ay temporary lang, no?
Ngunit ang pagdating ng Panginoon sa Kristo, yung kaluwalhatian, yung kagalakan ay magpasawalang hanggan. Amen. At sabi pa sa next verse, tulad ng sinasabi ng kasulatan, kung ang taong matuwid ay napakahirap maligtas, ano kaya ang kahinatnan ng makasalanan at hindi kumikilala sa Diyos? Amen. So napansin natin dito, makasalanan at hindi kumikilala sa Diyos. Amen. Lahat tayo ng tao nagkasala. Amen. Pero tinubos tayo ng Panginoon sa Kristo at ang ating dapat gawin, no? Bilang tayo nilalang ng Diyos ay sumampalataya, no? Una tayo ay kumilala sa kanya. Amen. Dahil siya ang tunay na makapagbabago sa atin at doon sa mga pagtitiis na daranasin natin or dinaranas natin, siya ang magbibigay ng kalakasan sa atin. Amen. Hanggang sa kanyang muling pagbabalik, no? Tayo ay or hanggang sa ating hangganan dito sa mundo, hindi niya tayo iwan, hindi niya tayo pababayaan. Amen. Kaya sabi, kaya nga ang mga nagdurusa ayon sa kalooban ng Diyos ay dapat magtiwala sa lumikha at magpatuloy sa paggawa ng mabuti. Ang Diyos ay laging tapat sa kanyang pangako. Amen. Kung nga yung pangako ng Panginoon na hindi niya tayo iwan, lagi niya tayong sinasamahan. Amen. Sa pagtitiis, sa mga kapighatian. Amen. So, yung mga pagdurusa na kalooban ng Panginoon na danasin natin, no? Iyon ay ating tanggapin at ipagpasalamat din sa Panginoon, no? Hindi lang ang mga blessing or mga bagay na kailangan natin na natatanggap natin yung pinagpapasalamat natin sa Diyos. Maging yung mga kapighati ang mga ganito. Sabi, in everything, give thanks. Amen? At tayo magpatuloy sa paggawa ng mabuti. Huwag maging dahilan yung mga kapighatian, yung mga kahirapan dito sa mundo na hindi tayo gumawa ng mabuti. Kundi ito ay tuloy-tuloy. Ano ba yung paggawa ng mabuti? Kung ano yung kalooban na pinapagawa sa atin ng Panginoon, ayon sa kanyang salita, yun ang ating gawin. Amen? So sabi, ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Amen? At ano pa ang mababasa natin dito sa ating topic, no? Sabi sa Acts or sa Gawa, chapter 14, verse 22, pinalakas nila ang loob ng mga alagad at pinayuhang manatiling tapat sa pananampalataya. Daranas muna tayo ng maraming kapaghihatian upang makapasok sa kaharian ng Diyos, sabi nila sa mga alagad. Amen? So, hindi talaga dinideny ng salita ng Diyos or ng Biblia yung mga kapighatian na daranasin ng lahat ng mga Kristiyano or lahat ng mga anak ng Diyos. Amen? Sabi dito, daranas muna tayo ng maraming kapighatian upang makapasok sa kaharian ng Diyos. Amen? At meron ng purpose yung ating mga kapighatian na daranasin, no? Kaya sabi dito sa unang point natin, yung hard press on every side, sabi ni Apostle Paul dito sa 2 Corinthians 4:8, kabi-kabilaan ang pagpapahirap sa amin, ngunit hindi kami nalulupig. Kung minsan nababagabag, ngunit hindi kami nawawala ng pag-asa. Inuusig kami, ngunit hindi pinababayaan. Napapatumba kami, ngunit hindi lubusang nalulungmok. Amen? So yung unang points natin, hard pressed on every side, no? So, kaya nga yun sabi sa English, we are afflicted in every way, no? Kabi-kabila, yung mga pagsubok sa atin, no? Kabi-kabilaan ng pagpapahirap. Sabi, ngunit hindi tayo nalulupig. Bakit? Tayo ay may pananampalataya sa Diyos. Tayo ay nabubuhay sa pananampalataya. Amen? At sabi, dito sa dalawang verse na to, si Apostle Paul, Paul lists several types of suffering, no? Kabi-kabila. Ano yung mga suffering natin? Yung mga paghihirap natin? Hindi lang yung physical, no? Ano yan? Mental, sa isip natin, emotional, spiritual. Amen? Kabi-kabila, lahat ng aspeto ng buhay natin dumaranas ng mga kapighatian. Ngunit, hindi tayo nalulupig, no? Tayo nababagabag, ngunit hindi tayo nawawala ng pag-asa. Sapagkat ang ating ang pag-asa natin na buhay ay ang ating Panginoong Kristo. Inuusig tayo, ngunit hindi pinababayaan. Napapatumba, ngunit hindi nalulugmok. Amen? Sabi, often several of these types of suffering are involved. Lahat sa buhay natin, no? In every aspect of our lives, talagang magdaranas ng mga pagsubok. Sa pangalawa, no, sabi, tulungan natin ang isa't isa or help to carry one another's burden. Amen? Bilang tayo magkakapatid sa Panginoon, o kahit nga hindi pa mananampalataya o hindi pa natin kapatid, no, kung pinakita sa iyo ng Diyos na karapat dapat tulungan, ay tayo ay tumulong. No? At sabi dito sa
Galatians chapter 6 verse 2, magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasaning ng bawat isa. Sa gayong paraan ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Napakahalaga ng ating pagtulong sa isa't isa, no? Hindi natin na ini-excuse na parang meron din akong problema eh, kapatid, or may mga dinaranas din akong pagsubok, kapighatian. Hindi kita matutulungan. So hindi 'yon excuse. Sabi, magtulungan kayo. Oh, at sabi, sa pagbuhat ng inyong pasaning. Amen. So the church is meant to be a loosely bound association. The church is not meant to be a loosely bound association of functional lone rangers. Paul confronts that type of thinking when he writes, no, bear one another's burden. So, ibig sabihin, walang lone rangers. Ibig sabihin, hindi tayo nag-iisa, kaya nga tayo church, katawan tayo ng Panginoon sa Kristo. Nagpa-function tayo, at yung isa sa mga function natin ay nagtutulungan tayo sa isa. Tinutulungan natin ang isa't isa. Amen? So, sabi, the church is meant to be a refuge for those who suffer, no, or for those who are experiencing yung mga kabigatan sa buhay. When a member is hurting, the church applies the bandages, no? Or yung ibig sabihin, spiritual, kumbaga, kung ang isang kapatid ay sugatan, or emotionally siya ay down, no? Or mentally siya ay depressed. Amen? Tinutulungan yan. Amen? Sa tulong ng ating Panginoong Kristo. Amen? Yun yung talagang isa sa mga pinaka-function ng kapatiran or ng iglesia ng Diyos. Amen? So when a member is down, the church encourage, no? Hindi natin sinisisi, hindi natin na lalo pang dinadown yung isang kapatid na dumaranas ng kapighatian, kundi ina-encourage natin na patuloy na sumunod sa Panginoon, patuloy na manampalataya, magtiwala sa Diyos. Amen? When a member is in need, the church comes alongside to help. Amen? So, when a member is in need, no, hindi lang ito sa financial, sa kaanong mga aspeto na maitutulong natin sa ating kapatid or sa kahit hindi kapatiran, no? Kung yun ang pinakita sa atin ng Panginoon na dapat tulungan, amen, ay tayo ay magpagamit sa Panginoon. Amen? Dahil ito ang kanyang utos, no? Yung magtulungan tayo ng magbuhat ng pasanin ng isa't isa. Sa third point, no? Sabi, suffering equips us for ministry. Ayun nga po yung nabanggit ko kanina, no? May purpose yung suffering. Dahil tayo ay gagamitin din ng Diyos, no? Sa kanyang gawain. Amen? Sabi dito sa Corinthians, 2 Corinthians 1:4, inaaliw niya kami sa aming mga kapighatian upang sa pamamagitan ng kaaliwang tinanggap natin sa Kanya, ay maaliw naman namin sa mga nahahapis. Amen? So, first-hand experience in suffering is essential. So, pag sabi essential, importante, no? Yung first-hand suffering, ikaw yung naranasan mo mismo, yung nararanasan ngayon ng iyong kapatid or ng kung sinong tao o kapwa mo na nasa paligid mo. Amen? So, ikaw ngayon ay gagamitin ng Panginoon upang aliwin siya or upang bigyan siya ng payo kung paano mo na pagtagumpayan yung nararanasan niya ngayon, na naranasan mo na pagtagumpayan mo na. Amen? So, yun nga, suffering equips us for ministry sa gawain ng Diyos. Kaya inaalaw ng Diyos ang kanyang mga anak na dumanas ng mga mabibigat or kabi-kabila, iba't ibang klaseng mabibigat na pagsubok, ay dahil iyon ay may purpose upang magamit tayo mightily sa gawain ng Diyos. No? Amen. So sabi, ito ay sinulat ni Apostle Paul. No? Dahil si Apostle Paul din mismo talagang mabigat yung kanyang dinanas. No? Pero sa kabila ng iyon, siya ay talagang nagamit mightily ng Panginoon sa maraming tao. Amen. At sa fourth point, sabi dito, suffering is a battleground. Amen. Wherever there is suffering, there is a battle. Amen. So merong laban 'yan, eh, no? Naghihirap yung ating katawang lupa. Amen. Pero yung spirit natin talaga ay lumalaban at namubuhay sa pananampalataya, no? A battle for your soul, no? Laban sa ating kaluluwa. The book of Job, no? Kung kilala natin si Job, naalala natin, sa book of Job, shows us there can be two ways to respond to suffering.
one that curses God because of suffering, and one that praises God even in the midst of suffering. Amen. Sabi dito sa Job 2 verse 9, sabi, sinabi ng kanyang asawa, sinabi kay Job, no, ng kanyang asawa, mananatili ka pa bang matuwid? Sumpain mo na ang mo ang Diyos at mamatay ka na. Grabe yung asawa, no? Nagpapakita lang dito na yung asawa ni Job na hindi ganun or hindi nakakilala sa tunay na Diyos. Pero anong sagot ni Job? Hindi mo naintindihan ang iyong sinasabi. Pagpapala lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos? Hindi ba natin tatanggapin kung bigyan niya tayo ng pagdurusa? Sa kabila ng kanyang paghihirap, hindi nagsalita si Job ng laban sa Diyos. Amen. Grabe. Kung nabasa niyo yung libro o yung talagang buhay ni Job, kung ano yung mga dinanas niya, no? Emotional stress, no? Emotionally na down siya, yung mental health niya affected, yung kanyang katawang physical, amen, nagkaroon siya ng mga sakit sa balat. Amen. Talagang grabe yung naranasan ni Job na namatay yung kanyang mga anak, amen. Yung kanyang mga negosyo ay na-wash out. Amen. Grabe. Pero ang sabi ni Job, pagpapala lang ba ang tatanggapin natin sa Diyos? Hindi ba natin tatanggapin kung bigyan niya tayo ng pagdurusa? Amen. Kaya nga po, 'yun ang dapat nating i-appreciate mula sa Panginoon. But let's be reminded, no, na sa kabila ng mga pagdurusa, may purpose ang Panginoon. Amen. So nakita niyo dun sa latter days or latter times ng buhay ni Job, amen. Talagang kumilos ang Diyos, talagang binalik sa kanya yung mga pagpapala, dumoble no, yung pagpapala ng Panginoon sa kanya. Dahil siya ay talagang mapapagkatiwalaan ng mga pagpapalang iyon. Amen. At lubos ang pagtitiwala ni Job sa Diyos. Amen. Dapat tularan natin ang katulad ng pagtitiis ni Job. Amen. So suffering as a Christian, no? Ito ay hindi parang dapat nating iwasan or dapat na actually hindi natin may iwasan eh. Amen. So ito ay dapat nating tanggapin. No? Hindi katulad nung asawa ni Job na parang, hindi parang, no, sinasabi niya, sumpain na ang Diyos at mamatay na si Job. Amen. Yun po ay hindi tamang responde or tugon sa ating mga kapighatian. Ang tamang tugon natin sa mga paghihirap or kapighatian ay pagtitiwala, pananampalataya sa Diyos. Amen. So, sabi sa panglima na point natin, no, sabi, suffering prepares us for an eternal weight of glory. Amen? So, ang isa pang purpose ng ating mga kapighatian ay ito ay inahanda tayo sa ating totoong buhay. O yung buhay na walang hanggan na ibinigay ng Panginoon sa Kristo. Amen? So, sabi dito sa 2 Corinthians 1:4, no? Inaaliw niya kami sa aming mga kapighatian upang sa pamamagitan ng kaaliwang tinanggap natin sa Kanya ay maaliw naman namin sa mga nahahapis. So, suffering prepares Christians for more glory. We naturally try to avoid suffering at all costs. No? So, natural sa tao, umiiwas siya sa mga kapighatian, gagawa siya ng kaparaanan para matapos kaagad yung kanyang paghihirap. No? Pero, ang hindi nalalaman ng maraming tao, maging ang ibang mga Kristiyano, ay ito palang suffering ito, ang isa sa purpose nito ay tayo ay ihanda for eternal weight of glory. Amen? So, God brings suffering in our life for the sake of our eternal joy. Amen? Ang sabi dito sa James chapter 1, verse 2, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na magiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang sa wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Amen? So bakit natin dapat ikagalak ang mga pagsubok na ito, ang mga kapighatian nito? Dahil ito ay magpapatatag sa ating pananampalataya. At sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito, no, tayo ay talagang magiging ganap, no, hanggang maging ganap tayo at walang pagkukulang. Amen? So, yun ang purpose ng
suffering. Prepares, ang sabi doon, prepares us for an eternal weight of glory. Sabi pa sa next verse, sa James chapter 1, verse 2, ayun, hanggang 4 lang. Amen. Sabi, God says a lot about suffering in scripture so that you know where to look when the pain comes to you. Amen. So, mababasa natin from Old Testament, no? Dun sa, mula sa Genesis, may mula nagkasala ang mga tao, ang tao, no? Si Adan at si Eva. Amen. Talagang nandun yung mga consequences, no? At ina-allow din ng Panginoon simula ng panahon na yon upang tayo ay matuto at upang tayo kumilala sa Kanya. Amen. At malaman ng Diyos kung talagang tayo may pananampalataya sa Kanya. Amen. So yung purpose ng suffering na ito ay patatagin yung ating pananampalataya. No? Ano pa? Yung tayo ay makatulong sa ating kapwa. Amen. Dahil kung ikaw ay dumanas ng mga iba't ibang klase ng pagsubok, matindi, no? Magagamit ka mighty din ng Panginoon sa kanyang gawain. Amen? At suffering is a battleground. Amen? Laban yan, no? Ang pananampalataya, mas pipiliin mo bang manampalataya sa Diyos or sumuko na lang? Amen? Or bumitaw sa pananampalataya? So, tularan natin yung nabasa natin kanina, katulad ni Job, tuloy-tuloy ang kanyang pananampalataya, pagtitiwala sa Diyos. Amen. At ito nga, pagpasalamat natin, magalak tayo sa ating mga naranasang kapighatian dahil ito ay magpapatatag sa ating pananampalataya. Amen. So yun lang po mga kapatid, ang mensahe ng Diyos sa atin, sa araw na ito, sa ating online Bible study. Nawa meron tayong natutunan at patuloy nating i-meditate yung mga verses na ating binasa. At kung ano man ang dinaranas mo kapatid sa mga panahong ito, ito ay inalaw ng Panginoon upang ikaw ay patuloy niyang magamit mightily sa kanyang gawain at tumatag ang iyong pananampalataya at maging pagpapala ka sa lahat ng iyong nakakasalamuha. Una sa iyong pamilya at sa lahat ng tao na sa iyong kapaligiran. Amen. Sa Diyos ang kapurihan at salamat sa Panginoon sa kanyang katapatan. Amen. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, makapangyarihan sa lahat. Salamat po, O Diyos, sa iyong kabutihan, Panginoon, sa aming buhay. Salamat po, O Diyos, sa mga pagsubok o mga kapighatian, Lord, na inaalaw mo, Panginoon, na pinahintulot mo, Lord God, na maranasan namin, Panginoon, o patuloy na aming danasin, Panginoon, dahil, Panginoon, alam namin meron pang purpose, O God. At salamat, Lord, dahil pinapatatag mo ang aming pananampalataya. Dalangin lang namin, Ama, patuloy mo kang bigyan ng higit kalakasan at pangunawa, Panginoon, sa lahat ng aming mga dinaranas, Panginoon. At gayon din, Lord, sa buong mundo, Panginoon, nawa ikaw ang tunay na madakila, Panginoon, sa aming mga buhay. Kaya naman, O Diyos, ikaw nga po, Lord God, ang patuloy na maghari sa aming buhay. Dalangin namin, Lord, ikaw ang manguna sa aming buhay. At salamat, Panginoon, sa iyong salita na siyang nagpapatatag sa amin, Panginoon. May you continue to fill us with your Holy Spirit and continue to use us mightily, Lord, sa lahat ng nais mo na kami magamit mo, Lord God. Salamat po, Ama. We give you all praise, all glory, Panginoon, and honor in the mighty name of Jesus Christ, our Lord. Amen. Amen. Maraming salamat, mga kapatid. Hanggang sa muli at pagpalain po kayo ng Panginoon. God bless you.